Limang katotohanan na hindi niyo pa sigurado alam tungkol sa kape. Proud coffee drinker ka ba? Malamang isa ka sa milyong taong uminom ng kape sa buong mundo araw-araw. Bakit naman hindi? Bukod sa masarap ito, ay maraming health benefits ang kape, lalo na kung nasunod na ang number of cups na dapat inumin araw-araw. But what is coffee good for you? What is coffee? Ano ba ang kape sa'yo? Ang kape ay isang inumin na madalas na sinisilbing mainit na hinahanda mula sa nilutong buto ng halamang kape. Ang kape ay isang natural na stimulant na sagana sa nutrisyon, vitamins, minerals, active substance, and antioxidants tulad ng pantothenic acid, riboflavin, niacin, potassium, at iba pa. Ang kape ay mayroong mga tinatagong katotohanan sa likod nito na hindi natin alam tungkol dito, tulad ng mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Okay, now magtimpla na tayo ng kape. Let's go! Una, mas mahusay na memorya. Ito ay may neuromediators na pangpasigla na nakukuha sa kape, at nagpapalakas ng productivity at nagpapabuti na memorya kahit saglit lang. At kahit sandali lang ang epekto ng kape sa memorya, lahat naman ng impormasyon ay unang nailalagay sa short term bago ito mapunta sa long term memory sa particular na pagkakataon. Pangalawa, makapagpabawas ng sakit ng ulo. Ang kape ay may tagline na caffeine na isang natural cure laban sa sakit sa ulo at migraine. At kung nagtitake ka ng painkiller para mabawasan ang sakit ng ulo, mas mabuti kung susundan ng pag-inom ng kape upang lumakas ang epekto nito ng medikasyon. Ito ang tinatawag na sanibwersa ng gamot at kape. Ang kape ay nagpapalakas ng epekto nito sa lahat ng component na 14% ang paglakas nito. So huwag kalimutang magkape pag sakit ng iyong ulo. Pangatlo, mas malakas na immune system dahil sa taglay nitong nutrisyon at mga nakakatulong na chemicals ng kape ay nakakatulong upang pasiglahin at palakasin ang iyong immune system. Mayaman sa antioxidant ang kape, mahalagang proteksyon laban sa cancer. Mabuti rin ang kape sa iyong liver at digestive system, at dito lumalabas din sa buong pag-aaral na ang kape ay maaaring magbigay ng proteksyon sa Parkinson's disease. Pang-apat, makapagpababa ng restroke. Maaaring makapagpababa ng wrist stroke sa pag-inom ng kape, isa o dalawang tasa ng kape araw-araw, at nakakatulong upang maiwasan ng heart failure kapag mahirap mag-pump ng sapat na dugo sa katawan. Ang kape ay nagdudulot ng 20% protection laban sa stroke. So ano pang hinihintay nyo? Magkape na tayo! Panglima, nagpapataas ng blood pressure. Kung ikaw ay hypertension o masyadong mababa ang dugo, ay dapat kang uminom ng isang tasang kape araw-araw pagkatapos kumain para bumalik ang kondisyon ng iyong katawan. Ang kape ay nagiging dahilan upang nakaranas ka ng short dramatic increase sa blood pressure mo dahil sa epekto nito. Pero babala, bawal ang sobrang pag-inom ng kape dahil sa dinudulot nito, dehydration. Naalala niyo bang binanggit ko kanina na caffeine na makukuha mo sa kape? Pag sobra sa caffeine o marami kang pumasok sa iyong katawan, ay nakakaranas ka ng palaging pag-ihi at dahilan
magkaka-dehydrate ka. Pero dapat, pag uminom ka ng kape, may laman ang iyong tiyan.